Ayan, kumusta mga kaistoryahe? At meron tayo ulit i-unboxing isang portable mobile vlogging microphone para sa smartphone. At bago yan, hindi makakompleto yung unboxing kapag walang kape. So magkakape muna tayo. Ayan. Kompleto na. So yan, nandito siya guys. Inorder ko from AliExpress China. But ito ay galing from Singapore. Kadarating na niya. At unboxing natin siya ngayon. Tara. Yan. Boya BY, ano to? Boya BY M110 miniature condenser microphone. Ayun dito, features nito is 3.5 TRRS microphone for smartphone, laptop, tablet. At meron siyang 50Hz to 18kHz frequency response. Plug and play operation, 180° rotating head. So may kasama siyang foam windscreen. So tara, buksan na natin. Ayan. Ito siya guys. So carrying case. So may kasama siyang ayan, yung Boya logo na sticker nila. Yung parang paper type. Parang pagkabinil yung pill niya eh. Na sticker. Ayan. Pwede nyo ilagay sa notebook. Pwede nyo ilagay sa bags o sa mga accessories and gears nyo. Ayan. Meron siyang manual. Ayan. Ito yung manual niya. Ayan. Ito naman yung warranty card. Yung warranty card siya. So, yan lang naman. At ito na yung pinaka-pouch niya. So, maganda yung pouch niya. Oh. Ayan. Ang linis. Tapos, maliit lang siya. Minimalistic. At meron din siyang, ayan, hawakan. Ayan o. May sarili siyang carrying case. So, siguro pag dala-dala mo nga naman para madali siyang bitbitin. Buksan natin yung carrying case niya. Ayan. Ito lang yung laman niya. Guys. Ito yung ano niya. Ito yung miniature na ano, na condenser microphone. Meron siyang foam windscreen. Ito, desiccant gel lang yan para sa moisture. So, yan. Yan lang naman lang laman niya. At tanggalin natin yung microphone. So, ito yung microphone niya. Ayan. Tingnan nyo naman. Maliit lang siya. Ayan. At pang micro, ano lang talaga siya. Pang portable lang talaga siya. At ito naman yung foam windscreen niya. Foam windscreen. So, magagamit mo yung foam windscreen kasi pang ano to. Pang pag during mahangin. So, napaka-sensitive kasi ng mga condenser microphone na miniature na to. So, kailangan mo siyang lagyan ito pag nasa outside ka. Pero pag inside, indoor ka siguro, kahit wala siguro. Pero okay na rin yung meron ganito. Control din kasi ito ng mga pop sounds ng ano, ng boses. So, ilagay mo lang siyang ganito. Ayan. Ayan. So, ito yung itsura niya. Pag meron siyang meron siyang foam windscreen. At ayan. Ito ay nabibend siya. Nabibend. At tingin ko. At ito nga. Ito, nabibend siya. Ayan. Pwede mo siyang i-bend. Ayan. Ayan. Yan yung bending ano niya, position. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina dun sa, ano, sa label niya na TRRS connector. Pang micro ano to, pang smartphone, laptop, may combo jack na mga microphone. So tatlo yung ano niya, tatlong ring yung ano niya. Makikita niyo, tatlong guhit. So hindi siya hindi to gagana sa ano, sa GoPro or sa DSLR. Kasi sa DSLR TRS lang 'yon. 3.5 TRS lang na ano, dalawang guhit lang 'yon. Ito tatlong guhit. Most of the time sa mga combo jack lang siya ginagamit. So sa smartphone. Ayan. So, meron din siyang ano ko,
Meron din siyang tinatawag diyan. Para siyang meron siyang maliit na goma, ayan, kung makikita niyo, papansin niyo. Ito, i-area na to, goma 'yan. I think 'yan yung pinakang shock mount niya. Para pag halimbawa gumagalaw-galaw ka, ayan, pag nakakabit siya sa microphone, tawag diyan. Hindi masyadong ma-noise yung ano mo, yung sounds. So kunwari, ito yung cellphone niyo, ayan. Yung cellphone dito nyo siya ikakabit. Ito. Ito yung microphone, ito yung cellphone nyo. Ayan. Ito yung nilalagay nyo dito. Nilalagay nyo siya dito sa headset port nya. Ayan. Yan yung magiging itsura nya. Ayan. At since narotate siya, pwede mo siya i-rotate ng pag ganun. Rotate ng pahalap sa'yo. Depende kung saan mo gagamitin yung camera mo. Kung gagamitin mo yung rear side ng camera, so ibabalik mo siya pabalik sa rear side. Ngayon kung front area ng camera, so ibabalik mo na siya ulit dito. So mukhang matibay siya, premium. At yun nga lang, parang most of cover niya plastic. Yun, medyo plastic peeling lang siya. Hindi ko alam kung aluminum ba to or ano. Pero parang feeling plastic siya. Plastic yung parang mga covering niya nung ano, nung microphone. Pero tingin ko maganda siya eh, kasi parang solid built naman siya. Ayan. So tapos kung meron kang ano, meron kang mini tripod tulad nito, yung in-unbox natin, ayan. Tingnan niyo yung ano, yung yan yan sa taas. Yan yung unboxing nito na ano ko, mini tripod. So ayan, kakabit natin siya. Ganyan siya. Ito yung setup ng mobile vlogging ko, guys. Abangan niyo yung ano ko, sunod na video. Ang video ko is ano ba yung mga kailangan nyo para mapag-start kayo mag-mobile vlogging. So, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, so click niyo yung subscribe button diyan at yung bell notification para meron kayong update lagi sa video ko. So, ito siya, guys. So, yan yan. Yan yung setup ko ng mobile vlogging. Ito yung tripod, ito yung cellphone. Ito naman yung Boya BY-M110 na external mic na miniature. So yun yung itsura nya. At nalabas tayo at i-check natin yung sounds, yung sound test nya para sa para meron kayong idea kung ano yung tunog nito sa labas. At papag-compare natin yung sounds ng mobile phone na internal at yung external pag meron siyang ganito. So tara guys, samahan niyo ako. Pero bago yan, ihigop muna tayo ng kape. Ayan. Tara, ito tayo. Nandito tayo sa labas, guys, at tingnan natin yung sounds ng Boya BY-M110 na mobile microphone. So gamitin natin siya, tingnan natin kung maganda ba yung sounds niya. Tara. Kumusta mga kastorya, ito yung sound test ng Boya BY-M110. So pang smartphone siya. So yan yung sound. At sige, Tingnan natin yung surrounding sounds. Ayan. Pakinggan niyo yung ano, yung external sound niya. So ano kasi to eh, omnidirectional, kaya sigurado marinig niyo yung mga huni ng mga ibon. So pinipick up niya yung mostly na nasa surround sound. Pero malakas pa rin naman yung pick up niya within nito sa yung arm's length lang na layo. Napipick up niya pa rin yung ano, sounds. Mas malakas. At bukod doon, nasi pick up niya rin yung mga external sounds ng ano na, ng mga ibon. Ayan. So, yan siya. Pakinggan niyo yung ano, surroundings.
Ayan. So ito naman guys yung internal microphone ng Samsung ko. Ito yung sound niya pag wala yung external microphone na ano, boya. So omnidirectional din kasi yung microphone ng ano, ng mostly ng smartphone, kaya napipick up din yung mga outside o yung mga ano, ambient noise. Ayan, matipick up din siya. So ayan guys. Comment kayo kung ano yung gusto niyo sound, kung yung itong external microphone ng boya o yung internal microphone. So ayan guys. Check natin yung ano, yung sound niya sa ano, surrounding sounds. Ayan. Ayan mga kaistoryahe, at yun yung sound test ng Boya BY-M110. So sa pagkukumpare ko sa dalawa, mas gusto ko yung tunog ng BY-M110 kasi mabase siya at parang richer yung tunog ng ano niya, ng sounds. At mas malakas yung pickup niya, yung ambient, especially yung ambient noise. Kita niyo, marinig niyo naman na dinig niyo pati yung eroplano na tumutunog kanina, yung mga chirping ng mga ibon. So ganun din naman yung internal, pero hindi siya ganun ka-bassy, hindi siya ganun ka-rich yung tunog, yung hindi ganun ka-full ba yung ano niya, yung tunog. Pero pwede niyo pa rin gamitin kung ano yung prepared niyo. Pwede kayong gumamit ng internal, yung sa phone niyo lang na internal, or kung mas gusto niyo pang ma-improve, pwede kayong gumamit ng external mic. So ito ay omnidirectional, kaya nga napipick up niya yung mostly lahat ng ano ng nasa paligid. Yung gamit ko ngayon, yan yung Boya BY-MM1 na shotgun mic. Directional siya, ayan. So, kung ano lang yung nasa harapan, yan lang yung pipikapin niya. Hindi niya pipikapin yung mga nasa paligid. So, okay yan pag naka-sit-in vlog ka at or naka or kahit nagbablog ka sa labas, pwede naman kung ayaw mong isama yung ambient noise. Pero kung street vlogger ka o mas gusto mong kailangan parang nasa action style yung mga vlog mo, eh mas maganda yung omnidirectional para nai-involve yung ambient. Or kung gumagamit yun ng mga video sa mga bundok, sa mga gubat, or tawad nyo, marami nagbablog ngayon na yung parang buhay probinsya. So maganda yung omnidirectional para napipick up niya yung lahat ng ano, sounds, kung yung mga nasa paligid, especially kung nasa ano ka, nasa gubat. So ito yung ano, Boya BY-MM10. So nakuha ko siya ng 113 SR sa Real. So sa Pinas around mga ano siguro to, mga 1000 o 1500 yung range niya. Or baka mas mababa pa pag sa Pinas. So nagmahal kasi siya kasi may shipping fee papunta dito sa Middle East. Pag sa Pinas within Asia lang mas mura. So yun lamang guys. Yun lamang mga kastoryahe, at nawa nagustuhan niyo yung ano, review at simpleng unboxing ng Boya BY-M110. Personal preference nyo pa rin kung ano yung gusto nyo gamitin. Pwede kayong mag-shotgun mic, pwede kayong mag-omnidirectional mic, or kahit yung internal ng mga camera nyo, pwede rin naman. Pero yun, kung gusto nyo mag-improve yung mga sounds nyo, kailangan nyo mag-add ng mga accessories. So meron akong vlog na susunod. Nag-vlog ko yung ano, yung vlogging setup ngayong 2021. So minimalistic yung design niya. At ayan, panoorin siya guys. At mas maganda kung nakasubscribe kayo at nakalike sa aking video. At para masubaybayan nyo yung mga videos na parating sa akin. Yun lamang mga kaistoryahe, at nawa nagustuhan nyo yung video. At kita-kit sa next vlog and unboxing. Ito po ang inyong kaistoryahe, your official kaistoryahe, Ivan Soria Vlogs. Keep safe and God bless. Ingat lagi.